Hello guys and welcome back to my channel and this is Papa Dave. So for today's video guys, bibigyan ko kayo ng tips sa paggawa ng profile dito sa mga freelancing website. So dito sa video na to guys, isi-share ko sa inyo kung ano yung insight ng isang client at kung paano kayo makakapag-build ng karir nyo dito sa online jobs. So isi-share ko sa inyo kung bakit kami naging full-time freelancer, bakit hindi kami nawawala ng trabaho, ano yung discarding ginagawa namin sa profile namin. So isi-share ko sa inyo yan sa video na to. Okay guys, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, so dito guys, sa profile, sa paggawa ng profile namin, kung mapapansin nyo dito sa screen natin, meron na kaming 8 years na experience no dito sa work from home. Tapos, syempre, 8 years na yung experience namin, pero kung makikita nyo, yung bayad namin ay $5 per hour lang. Yung iba, kumikita rito ng $16, $32, $50 sa mga per hour, ha, sa mga trabaho nila, kagaya ng mga graphic designer, yung may mga skills talaga. Pero, eto, kaya mababa lang sa amin dahil ang niche ng trabaho namin ay about sa mga e-commerce. So, hindi ito yung mga professional skills. So, dito, i-share ko sa inyo, papakita ko yung mga inilalagay namin dito sa profile namin. So, dito, makikita nyo, napaka-basic lang ng title na tag namin. No? Unang-una, kapag magbibuild kayo ng profile, importante yung ito yung pinaka-tagline nyo. Ito yung unang-unang mababasa ng client no, na naka-highlights dito sa profile nyo. Kung ano yung pinaka-title ninyo dito sa freelancing website. So, makikita nyo ngayon, hindi na sa amin importante yung nakalagay dito dahil sa dami ng experience namin na tinitingnan ng mga client. So, yun yung ibinild namin ng matagal. Kaya ngayon, makikita nyo dito sa screen, nasa top rated freelancer na kami. Meron kaming 100% job success score. So, dito, importante na kahit sabihin mong makuha ka lang ng client ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw, o kahit mga short term lang. Once na nabigyan kayo ng feedback na maganda, dun na nagbibuild yung career nyo dito sa freelancing website. Doon na tumitibay yung profile nyo, dito na siya tumitibay dahil sa mga feedback ng mga nakakatrabaho nyong client. So, dito makikita nyo naman sa total hours namin, 5,994. Sa 8 years, syempre hindi lang naman kami sa Upwork nagtatrabaho. Meron pa kami mga ibang freelancing website na pinapasukan. Tapos yung total earnings namin dito sa Upwork ay 20K plus na. So dito tayo ngayon sa inilalagay namin sa profile namin. Makikita nyo rito, ito yung eBay, Poshmark, Mercari, Shopify, FB Shop, Store Manager. Isa lang ang pinakatrabaho namin. Isa lang yung pinaka-main na trabaho namin. Isa kaming eBay, Dropshipper, Product Researcher, Store Online Managers dito sa e-commerce. Pero kung makikita nyo dito sa ilalim, ang dami nyong makikitang mga ginagamit namin. Nagkakaroon kami ng ibang tools na ginagamit na natututunan namin. So, unti-unti namin siyang inilalagay dito sa profile namin dahil pwede nyo naman siyang i-edit. Pero nung umpisa, kung makikita nyo dito sa screen, siguro ang nakalagay lang sa amin ay eto lang. Nung umpisang nagda-dropship kami, eto lang yung nakalagay sa amin hanggang sa dumami na siya ng dumami. So, dito, para siyang data entry, no? Pag sinabi mong anong gusto mong trabaho, data entry. Sa data entry, hindi lang siya data entry, marami siyang mga tools, marami siyang mga niche na ipapagawa sa inyo. Kagaya na neto, no? Product researcher, e-commerce, product listing lang siya, pero ang daming mga nakalagay. Poshmark, listing, order fulfillment, email support, Zik Analytics, Therapic, Mega Sales Bot. Pero yung gamit na yan, dun lang din umiikot yan, nagsisirculate sa e-commerce. Pero kung makikita nyo, ang dami naming inilalagay para ma-check ng mga client na talagang ito yung pinaka-porte nyo. Kaya, pwede nyo siyang i-post, guys. Pwede nyo i-review para makita nyo yung mga ito na itinuro ko na rin naman to dito sa channel natin. No? So, yan. Ito yung mga inilagay namin. Wala na kaming pakialam sa format dahil trusted na kami. Makikita nyo, hindi na kami naghahanap ng trabaho. Ito yung dapat nyo i-build, guys. Itong 100% job success na to. Dahil marami nang mag-i-invite sa inyo na kayo na yung hahanapin. Hindi na kayo yung maghahanap ng trabaho. At least, makasampung clients kayo. Makikita nyo, may mga mag-i-invite lang sa inyo. Magkakaroon kayo ng top rated job success score hanggang sa si Upwork na yung magre-recommend sa inyo sa mga client. So dito ang pinaka key para maging full time ay kailangan mong makahanap ng mga clients at kailangan mong tapusin yung trabaho mo. Kailangan mong magtiis kung mahigpit sila, toxic yung trabaho mo. Kailangan mo talaga siyang tapusin para mabigyan ka ng magandang feedback na makikita ng ibang mga clients na pag na-recommend ka ni Upwork, makikita yung mga feedback sa'yo. So ganito lang yan. Pagbibili tayo sa Lazada, no, sa Shopee,
ang unang tinitingnan natin yung kung ilan yung bumili ng product na to. Parang si client tayo, dahil tayo yung buyer. Tapos yung freelancer ay yung product na bibili natin dito sa Shopee. Kagaya nito, no? Merong mas magaganda pero wala silang mga benta. Pero meron dito, mura na. Ayan ang sinasabi ko sa una, sa akin, yung profile namin, 8 years na experience namin, $5 pa lang. Mura na, marami pang bumili. Maganda pa yung feedback na puro 5 star. So yun yung gusto kong i-point. Huwag kayong humingi ng malaki kung nag-start pa lang kayo. At least $3, okay na yun. Minimum yun eh. Hanggang sa dumami yung experience nyo, mag-add kayo ng konti, 4, 5, pwede nyo hanggawin hanggang 8. So depende naman sa inyo yan. Pero sa amin, dito na ako sa kahit mura, marami namang bumibili. Ibig sabihin kami, kahit sinasabi nilang, sir, professional na kayo ah, ang tagal nyo na sa trabaho nyo, bakit ang baba pa rin ang kinukuha nyong sweldo? Sa amin, ang para sa akin, ang gusto naming mangyari ay yung continuous yung trabaho namin na hindi kami nawawala ng trabaho para hindi kami nababakante. So meron pa dito, no? Medyo may kamahalan siya, yung katabi niya, medyo may kamahalan, konti lang yung bumili. Pero kung mura ka na, maganda pa yung product mo or maganda pa yung serbisyo mo, magaganda pa yung mga feedback sa'yo, automatic na hindi ka na mawawalan ng trabaho. Dahil sila na yung mag-i-invite sa'yo. So habang dumadami yung kumukuha sa'yo na clients, maraming strategy na pinapagawa na dun mo lang din matututunan, every client na makukuha mo, na hindi mo napapansin na lumalawak na yung kaalaman mo pagdating sa trabahong ginagawa mo. Nagkakaroon ka ng ibang tools, ituturo sa'yo kung paano gamitin. Dahil nga maraming bumili sa'yo, alam nila na magaling ka, ituturo nila sa'yo na malalaman mo na sa pagtapos ng kontrata nyo ng client na to, yung papagamit sa'yo yung tools, pwede mo na siyang ilagay dito sa profile mo. Yan. Pwede mo na siyang ilagay dito. Idagdag. So every time na nagkakaroon ka ng client, every time na may ibang pinapagawa sa'yo, pwede mo siyang idagdag dahil meron ka ng experience na gawa mo na, alam mo na yung trabaho. Kasi yun lang naman ang problema ng mga freelancer. Hindi nila alam kung ano yung trabaho ang gagawin nila. So, yung full course na tinuro ko, no, siguro mga 4 years na yun, hanggang ngayon nagwo-work pa rin yun. Ang nagkaiba lang mga payment method, pero yung mga strategy na nilagay ko doon, hanggang ngayon nagwo-work pa rin yun. At proven na yun dahil ang dami na natin na bigyan ng trabaho dito sa channel natin. Dito naman, no, pagdating sa profile, bakit sir laging naka-on yung profile nyo? Hindi. Dito sa profile natin sa taas, pwede nyo yung i-on and off. Online invisible, pwede nyo siyang i-off yung setting nyo na hindi kayo available ngayon. Pwedeng ayaw nyo munang magtrabaho ngayong buwan na to. Ayaw nyo munang tumanggap ng ibang client. So, pwede nyo i-off naman yung profile nyo dito. So, dito, wala naman ibang special. Ito ang pinakasikreto dyan. Itong mga nasa ilalim ng profile nyo. So, makikita nyo, hindi naman kami lahat 5 star, no? Meron nga 3.9 ayan. Ito yung mga feedback sa amin. 5, 3, 5. Pero mas marami yung 5. Meron naman walang feedback. Okay lang yung walang feedback kesa mag-feedback ng mababa. Pero kung makikita mo, puro 5 star siya. So, pero nasa top rated kami. Dahil kailangan tapusin mo yung trabaho mo. Gawin mo kung ano yung kaya mong gawin na matapos mo siya. So, yan, makikita naman natin dito. Hindi naman lahat 5 star. May 4, may 3 pa nga dito. May 2 pa nga. Ayan, 2.3. Ayan o. So, hindi naman porkit ma-rate nila kayo ng mababa, sasabihin nyo, hindi na kayo magta-top rated. Hindi po yun yung basihan ni Upwork. Ang basihan ni Upwork dito ay yung dami ng positive feedback kaya nila kayo inirekomenda. So ang gusto ko lang i-point out dito guys na kung gusto nyong mag full time as a freelancer, kailangan nyo munang daanan hirap, tiis, na sa umpisa walang masyadong kita, hindi sapat, pero kung tsatsagain nyo siya hanggang sa hindi nyo namamalayan, dumadami na yung experience nyo, dumadami na yung clients nyo na nagpi-feedback sa profile nyo, dun tumitiba yung profile nyo, dun kayo magkakaroon ng badge, doon kayo makikilala na hindi nyo na kailangan mag-apply, na sila na mismo yung kukuha sa'yo. Kaya kami, naka full-time kami dahil dito sa binild namin. So kung hindi mo kaya yung trabaho, pwede mong turuan yung kasama mo sa bahay na ipatrabaho sa kanya. Ang importante ay matapos mo lang yung trabaho. So ganun yung diskarte namin. Kaya hanggang ngayon, hindi na kami naghahanap ng trabaho kasi every week, pag inon namin yung settings namin na naka-online available kami, automatic may meron nang nag-a-add sa amin or nag-invite sa amin na magtrabaho sa kanila. Kayo na lang yung mamimili. So yun yung tip ko sa inyo bilang isang full-time freelancer. Build nyo yung profile nyo. Tsagain nyo yung mga trabaho. Alamin nyo, may Google, meron tayong YouTube. Kung meron man silang pinapagamit sa inyong tools, meron yan sa YouTube na tutorials kung paano ginagamit. Okay guys, no, check nyo na lang dito, no, sa video natin. I-post nyo kung ano yung mga inilagay ko dito. Pero dito ay isang set lang to, no, isang set lang siya ng mga tinuturo ko sa channel natin na dropshipping. So, ilalagay ko ulit yung full course dito sa link sa description natin. I-check na lang natin kung gusto natin pag-aralan. So free lang naman siya. So yun guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po't maraming salamat. Sagana game. At syempre, bago tayo makapaglaro dito, kailangan muna natin mag-register. Itong pinaka-paborito kong Dragon versus Tiger. Kung kayo naman ay sinuwerte dito sa laro na to,
at gusto niyo na mag-withdraw, pindutin niyo lang dito. Ayan. Ilalagay niyo lang po ang inyong amount kung magkano yung wi-withdrawin niyo, tapos GCash.